Apoy na ng pulisya ang riding in tandem na sangkot sa pagpatay at pagnanakaw sa isang lalaki sa Valenzuela City. Magbibigay po ng pabuya ang lungsod ng Valenzuela para sa ikahuhuli ng mga suspect. At yan po ang tinutukan ni Chino Gaston. Sakuha ng CCTV sa Barangay Paso de Blas, Valenzuela City noong October 9, makikitang tinabihan ng mga lalaking magkaangkas ang nakamotorsiklo ring si Nino Luigi Hernando na nooy galing sa bangko. Pinagbabaril ng isa sa mga salarin si Hernando kaya bumagsak siya sa kalsada. Nag-sign of the cross pa ang biktima bago kunin ng mga suspect ang kanyang bag na may lamang mahigit 400,000 pesos pati ang kanyang motorsiklo. Nasawi si Hernando na nagtatrabaho bilang messenger at collector ng isang kumpanya. Ngayon, nakilala na ng Valenzuela City Police ang dalawang suspect sa krimen. Sinampahan na ng reklamong murder at carnapping sa Valenzuela Fiscal's Office sina Rico Reyes alias Moha at Narciso Santiago alias Tukmol. Robbery with homicide. By just mere looking doon sa CCTV. But when we investigated and nakuha yung mga pieces of evidence, ito ay planned. Ang primordial intent niya is yung murder. Secondary lang yung pagkuha ng pera. May mga iba pang suspect na pinaghahanap ang mga pulis, kabilang na ang sinasabing mastermind sa krimen. Kaya po ang pinali natin is with several Jardos and Jindos. Okay. Ayon sa mga pulis, si Santiago na taga Valenzuela ang driver ng motorsiklo at may mahabang criminal record. Si Reyes naman na sinasabing gunman, ngayon lang daw na monitor ng mga pulis sa lungsod. May pabuyang 300,000 pesos kada suspect ang lungsod ng Valenzuela sa impormasyong magre-resulta sa kanilang pagkakadakip. Sa mga krimeng kinasasangkutan ng mga demotorsiklong salarin, naisip ng solusyon ni Pangulong Duterte, tapatan sila ng mga nakamotorsiklo ring pulis. Pero hindi naka-uniforme. Alam mo, we should... I know that it is not advisable. But the only way to really counter the anonymity of the criminals is also to fight this thing on the ground. Yung mga, they should be good buck detectives again. At ito yung magpasya lang. Ayon sa PNP, makatutulong daw ang ganitong strategiya na dati na raw nilang ginagawa. Are utilized to better see the real attitude and behavior of our community in support to anti-criminality. Bilang tugon naman sa suhestyon ng Pangulo, mahigit 100 tauhan ng PNP Highway Patrol Group at 40 motorcycle unit ang ipinakalat sa EDSA at ilang bahagi ng Metro Manila. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.